hello po sa inyong lahat. Happy Tuesday, Kabisyo, at kapiling mo na naman si Cara Arinosa. At si Lloyd Cadena. Ayun na nga. At dahil dyan, simulan na natin. Simulan na natin ang kwento ni Cara at Lloyd. Kamusta ka, Cara? Parang napaka-blooming mo naman today. Blooming? Hindi ako blooming. Gagawa ba tayo ng challenge mamaya? Wala nga, dala nga box si ano eh, si Elmire eh. Tsaka walang mga ano eh. So maghahanap muna kami ng box. Yon, gagawa kasi kami ng challenge si Cara. Kaya kung may challenge yan, kung gusto mong gawin namin, I-suggest mo na yan. Ayun. Ano nga bang kwento ngayong gabi, Cara? Mm-hmm. Pag sinaksak ko ba ito, sabi ko, ano, makukuryente ako. Ha? Pag sinaksak ko ba ito dito? Sige, try mo yung saksak para wala akong magamit sa sasakyan pa uwi. Kasi nung bata ako, nagsaksak daw ako ng ano, ng susi dun sa electric chumbanes namin. Nakuryente ako, din. Oh, sige, try mo. Baka malay mo, this time hindi mag-work. Tapos hawakan kita. Sige, try mo. Ay, nako. Anyways, ito na. Simulan na po natin ang kwento ni Cara at Lloyd. Sadyang may mga kwentong ordinaryo. Sadyang may mga kwentong pangkaraniwan. Ngunit ang ordinaryo, ang pangkaraniwan, ay nagiging makabuluhan kapag ito'y parte na ng kwento ni Cara at Lloyd. Cara at Lloyd. Kwento ni Cara at Lloyd kasama si Cara Carinosa na dagandagan ni Lloyd Cadena. Dear Cara at Lloyd, ako po si Chari. Boyfriend ko po si Denver for 3 years. I was not supposed to love him before, pero nahulog ang loob ko sa kanya kasi I was trying to escape from my ex na mapanakit. And he was there for me. Hanggang sa minahal ko na talaga siya. Pero dumating ang time na I have to leave him dahil may mga pangarap din po ako. At nandun yun sa ibang bansa. Bakit mo kailangan iwan? Kaya ko namang maghintay ah. Denver, LDR doesn't work. Yun yung totoo. Sa umpisa oo, pero pag nagtagal na, mahihirapan lang tayo, especially magkaiba tayo ng oras. Sa Australia ako, 2 years ako mawawala at madami pwedeng mangyari doon. I know. Pero wala ka bang tiwala sa akin? Sa relasyon natin? Hindi sa ganoon. Pero mahihirapan lang tayo eh. Masakit din sa akin to, pero kung meant to be talaga tayo, siguro naman pagbalik ko, nandyan ka pa din, di ba? Hindi ko alam, Jerry. Huwag mo naman sa akin gawin to, please. Sorry, pero nakapag-decide na ako. Hindi na po ako napanatag. Ang hirap-hirap po na iiwan mo yung taong mahal mo. Masakit din po sa akin, pero alam ko na hindi mag-work at hindi ako makakapag-focus ng gusto, lalo na't magkalayo kami. Mula po nung umalis ako, wala na po ako narinig sa kanya. Hindi ko alam kung nasaktan ba talaga siya kaya sinadya niyang lumayo ng tuluyan sa akin. Hindi po naging madali ang buhay ko sa ibang bansa. Nagkaroon din ako ng boyfriend, pero naisip ko, iba pa rin talaga si Denver. Hanggang sa nag-break din po kami. Umuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon, pero wala na talaga akong balita pa kay Denver. Hanggang sa bumalik na naman ako sa ibang bansa to stay for another 3 years. And until then, hindi ko pa rin nahanap ang tamang tao para sa akin. Madalas ko po siyang maiisip, pero wala naman akong magawa. Hanggang sa nakauwi ulit ako ng Pilipinas at hindi ko inaasahan na magtatagpo ulit ang landas naming dalawa. Wow! You look good ah. I never expected na dito pa tayo ulit magkikita sa wedding ng classmate natin. It's been 6 years. Mm-hmm. Tagal din ah. So, what up? Kamusta? I'm good. Okay naman yung takbo ng career tsaka ng business, pero zero love life. Oh, I see. Bakit naman?
Siguro di ko pa nahahanap yung tamang lalaki for me. Di bale, darating din yan. Look at me. Di ko ina-expect. Dumating na lang. So, may girlfriend ka ngayon? Yes, at malapit na kami ikasal. Nung iniwan mo ako noon, akala ko katapusan na ng mundo ko. 2 years din akong matamlay. Hindi maka-move on. Sino mag-aakala na magiging ganito ako kasaya? So siguro, yung unang mga nangyari noon, may dahilan talaga para makilala ko yung tamang babae na para sa akin. Sige. Congrats, ha. Ang hirap po ng ganung pagkakataon. Hindi ko alam kung bakit may kurot pa rin sa puso ko ng mga oras na yon. Masakit malaman yung mga narinig ko sa kanya. At ang mapapangasawa pa niya, isa rin sa classmate namin ng college. Siya daw ang naging sandala ni Denver ng mga panahon na nagmo-move on siya sa akin at iniwan ko siya. Gusto ko po siyang pigilan pero hindi ko alam kung paano. Ang alam ko lang, susubukan ko na lang. Kesa naman pagsisihan ko ulit ang ganitong pagkakataon. Oh, Chari. Anong ginagawa mo dito sa kondo ko? Chari, wait. Ano to? Denver, I'm sorry. Alam ko, it's too late na, pero ayoko itong pagsisihan balang araw. I still love you. Hindi ko alam kung bakit ganito nararamdaman ko eh. Chari, no. Chari, mali ito. Ay, mahal na akong iba. I'm sorry. Denver, alam kong mahal mo pa din ako, diba? Huwag mo pigilan. Huwag kang gumanti sa akin. I'm sorry sa lahat ng sakit na naramdaman mo, pero hindi ko naman ginusto yun eh. Please. Chari, choice mo yun. Huwag mong sabihin na hindi mo ginusto. Pero tapos na yun. Nakapag-move on ako. Iba na yung nasa puso ko at masaya na ako. Sigurado ka ba? Hindi pa ako yung first love mo, Denver. Ako yun eh. At sa mga pinagsamahan natin, hindi yun ganun kadaling kalimutan. Tama na. Denver. Tama na. Ganun mo ako kadaling binitiwan, di ba? Sorry, please. I'm sorry. I'm sorry. Mahal ko si Clarice. Ginawa ko na po ang lahat, pero sadyang huli na ang lahat. Ikakasal na po siya, at higit sa lahat, hindi na ako ang mahal niya. Kailangan ko pong tanggapin kahit masakit. Dahil yung mga panahon na iniwan ko siya, tinanggap niya rin po yun, kahit mahirap. Kaya ngayon, kahit mahirap para sa akin na kalimutan si Denver, at kahit mahirap para sa akin na tanggapin na ikakasal na siya at hindi ako ang mapapangasawa niya, kailangan ko pong tanggapin ang lahat. Sa ngayon po, kinakaya ko ang lahat ng ito. Ganun naman talaga eh. Wala ka namang choice kundi mag-move on. Kundi maging masaya pa rin sa kabila ng kalungkutan mo. Maraming salamat po sa pagbasa ng aming kwento. Lubos na nagmamahal, Chari. More power sa kwento ni Kara at Lloyd.